Okay, kamusta po? Libre konsulta tayo ngayon tungkol sa puso. Doc Willie po to, isa tayong internist pati cardiologist. Okay, bago ko sagutin yung mga ibang tanong nyo, nalista ko na po dito. Ang topic natin, kailangan ba magpa-opera sa puso pag may sakit sa puso? Kailangan ba angioplasty? Nasabihan na ba kayo? O pwedeng gamutan lang? Diba? Yan talaga pinaka-problema ng pasyente. Magpapa-opera ba? Magpapa-angiogram? O pwedeng gamutan na lang? Diba? Alam natin kasi mahal ang angioplasty, mahal ang opera. Pero pwede bang gamot? Ano mas epektibo? Ano mangyayari sa inyo pag hindi kayo nagpa-opera? Although case-to-case basis, isishare ko sa inyo isang magandang trial. Ang pangalan dito po ay ischemia trial. Lumabas noong 2019 hanggang 2022, may resulta. So dito po, sa malaking pag-aaral, tinesting nila yung 5,000 patients. Sa 5,000 pasyente, kalahati dito, puro gamot lang ang binigay. Kalahati dito, pina-angioplasty, pina-bypass, o pag ito yung puso, binubuka yung ugat sa puso. So, sino mas mabubuhay? Sino mas hahaba ang buhay? Sino mas may benepisyo? Explain ko ang resulta. Ayon sa resulta nitong ischemia trial nung pinag-compare nila, pagdating sa haba ng buhay, halos pareho lang daw. Pareho daw ang haba ng buhay ng taong nagpa-opera sa puso at pareho din haba ng buhay ng taong uminom lang ng gamot. Pero, okay ah, tapusin natin ang sentence. Pero, kailangan pasok kayo sa criteria. So, merong mga criteria ng sakit sa puso na pasyente na pwedeng gamutan muna. Na pwedeng hindi mo na magpa-angiogram kasi alam kong lalo na ako sa mahirap, di ba? So, sino yung mga pasyenteng pwedeng gamot lang? Na safe naman, na gamutan lang muna sa sakit sa puso ang gagawin natin. Siyempre, sakit sa puso, alam niya yan, di ba? May bara dito sa ugat, sumasakit ang dibdib, minsan nahihilo, di ba? Pwedeng lumalaki ang puso, yan ang mga tanong. So, ito yung mga klase ng pasyenteng pwedeng hindi operahan or pwedeng gamutan. Number one, stable coronary artery disease. Ano ibig sabihin ng stable coronary artery disease? Coronary artery disease, may bara dito sa ugat, sa artery sa puso. Sigarilyo, high blood, cholesterol, nakakause ng bara yan, stress. Stable, ibig sabihin, may chest pain. Ha? Sumasakit ang dibdib nitong mga tao, may angina. Pero yung sakit ng dibdib nila, yung moderate lang. Kaya nila matolerate. Ibig sabihin, kaya nila umakyat ng dalawang palapag, two floors, tapos sasakit konti ang dibdib, uupo, magpapahinga, tapos mawawala, okay na naman. Matagal na panahon na sumasakit yung dibdib, pabalik-balik, stable naman siya, ito pwede gamutan lang. Okay? Pag na-check sa mga testing, meron mga testing, may mga stress test, may mga nuclear scan, minsan meron pa nga mga angiogram. Pag nakita, isang ugat lang ang bara. Okay? Isa lang ang bara. Basta isa lang ang bara, kahit sabihin mo 70% barado yung pinaka-artery, at malayo-layo, banda rito lang, ang barado nyo dito lang sa dulo-dulo, minsan pwede gamutan lang. Okay? Stable coronary artery disease, malayo ang bara, okay. Pero kung ang bara sa puso, dito sa puno, dito, sa mismo dito sa, ito yung aorta, malapit dito, yung pinakapuno ng ugat sa buong puso, left main, bawal. Pag left main ang bara, inooperahan po yun. O kung tatlo ang bara, masyado maraming bara, eh mas maganda inooperahan yun. Pag yung na-heart attack na, nabara na yung puso, na hospital na, yun, mas maganda rin na-operahan yung mga na heart attack, yung konting lakad lang, sobra ng sakit, mahina na ang puso, malaki na ang puso, yun. Yung mga ganong cases na mas serious, mas maganda pa-angioplasty, pa-angiogram, mas kailangan.
Pero ang binabanggit kong karamihan naman, stable coronary artery disease. Yung moderate chest pain lang, nakukuha sa gamutan. Pareho din yung haba ng buhay. Isa pa. So, yung mga makukuha sa gamutan lang, kailangan po kompleto ang gamutan nyo. It should be complete. Diba? Hindi porke hindi na magpapa-angioplasty, sabihin, ah, pwede naman, stable naman pala eh. Kailangan kompleto yung gamutan. Ituturo ko sa inyo ano yung mga gamot na binibigay. Yung beta blocker, tulad ng metoprolol, sulat nyo po yung gamot nyo dyan. Yung calcium channel blocker, tulad ng diltiazem. May aspirin, may clopidogrel, may mga atorvastatin sa cholesterol at para sa sakit sa dibdib, yung mga nitrates. So pag kompleto sa gamot, halos pareho daw yung haba ng buhay. Dito sa resulta lumabas na yung nagpa-opera, nagpa-angioplasty, pareho lang yung haba ng buhay, although mas less yung angina, mas less yung chest pain ng mga nagpa-angioplasty. So yun lang ang pinaka-advantage doon. Okay? So ano ibig sabihin nito para sa inyo? So apat ang ibig sabihin nito. Number one, pwedeng gamutan muna kung hindi naman malala ang sintomas nyo. Number two, pwedeng hindi na masyado maraming testing. Pag nakita na may barado, okay na yun. Gamutin na lang natin, hindi na paulit-ulit yung testing. Diba? Kasi magastos din. Number three, mas makakatipid kung gamutan lang, basically, lalo na sa mga walang pera. Pero number four, kung na heart attack, kung mas malala, kung unstable angina, eh kailangan na yung angiogram or angioplasty. Okay? So yan po pinaka-explanation natin para sa inyo. Tapos ibibigay ko na rin po yung mga mahalagang gamot sa puso na kailangan alam ninyo. So ito lang basically ang mga gamot natin sa puso. Marami to, pero may mga class to eh. Isa dito, very common binibigay itong mga losartan. Angiotensin 2 receptor blockers or ARB. Okay? Lahat na may sartan, telmisartan, valsartan. Ginagawa po niya, maganda siya sa mga heart failure. Pag malaki yung puso, pag enlarge yung puso ito. Ito yung normal puso. Pwede niya post mga 2D echo niyo. Pag nakita ko, babasa. Pag lumalaki itong left ventricle, pag lumalaki yung puso, nakita sa ECG, nakita sa 2D echo, maganda itong angiotensin receptor blocker, yung mga sartan, like losartan, telmisartan, valsartan, medyo napapaliit niya yung puso. Maganda rin yung gamot na ACE inhibitors, yung mga pril, captopril, enalapril, lisinopril, yung mga may pril, pwede rin yun. Pampaliit din ng puso. So basically, kung may heart problem, maraming gamot binibigay. Next, ang favorite na gamot ko, itong beta blockers. Okay? Beta blockers, ito yung may olol. Metoprolol, propranolol, ano pa ba? Atenolol, marami lahat yan eh. O, carbedilol. Ito mga beta blockers, favorite na medicine ko to. Umiinom din ako nito. Pinaparelax niya ang puso. Itong puso, pinaparelax niya. Yung lakas ng bomba niya, pinapahina niya konti, pinaparelax. Less stress siya. Yung blood pressure, ibababa din niya konti. Yung excited na adrenaline, pati nervyos, pati mga may panic, may anxiety, mababawasan din. Kasi yung kabog ng puso, babagal eh. Babagal ang kabog, masihina konti, mabababa konti blood pressure, marirelax kayo sa beta blocker. Okay? Bakit ayaw na ibang tao ang beta blocker? Sabi nila nakaka-impotent eh. Pero hindi naman gaano. Pag mababa lang dose, I don't think nakaka-impotent naman. Siyempre, pag titignan mo side effect, marami. So, beta blocker, pamparelax yun. Lalo na sa mga may sakit sa puso, yung laging nagcha-chest pain, pag may beta blocker, less chest pain. Next, yung mga gamot, yung mga calcium channel blocker. Merong mga diltiazem, ito mga amlodipine, verapamil. Pwede rin yan, pamparelax konti sa puso at para sa high blood. Daming gamot sa sakit sa puso, di ba? Mga lima-anim. Oh, ito talaga binibigay.
Next, syempre, dahil nga nagbabara itong mga ugat natin dito sa puso, bibigyan kayo ng pampababa ng kolesterol. Ito yung mga simvastatin, mga Zocor, atorvastatin, Lipitor, may mga generic na mga statin, may Crestor, rosuvastatin, lovastatin, lahat po yan, pampababa ng kolesterol. Usually, ibang doctors, high dose binibigay, mataas na dose. Pero ako, mas gusto ko medyo low dose lang. Pinapadyeta ko na lang. Like, atorvastatin, 10 milligrams, 20 milligrams, hanggang ganun lang. So, para mas lumambot yung mga nagbabara dito. Meron pa mga ibang gamot, like diuretics, pampaihi. Ito, binibigay lang to pag may ano, heart failure. Yung diuretics. Okay? Meron din binibigay na mahalaga yung aspirin or clopidogrel. Ang aspirin or clopidogrel, antiplatelet yon, pampalabnaw ng dugo. Okay? Maganda yon, pampalabnaw ng dugo para hindi magbara nga ang heart attack, hindi masuro. Kaya lang, baka sumobra labnaw. Pag sumobra labnaw ang dugo, pwede magdugo sa tiyan, pwede magdugo sa utak, kaya talagang tansyang-tansya. Pwede ma-ulcer, parang sakto-sakto lang. May isang gamot na malakas magpalabnaw. Hindi lang siya antiplatelet ang tawag, anticoagulant. Yung talagang nilalabnaw niya. Mga warfarin, coumadin, may mga heparin, at meron pa mga bagong gamot. Okay? So itong mga to, masyado nagpapalab na, pwede rin yan kung talagang may valvula na. Pagsira na yung valve, anong mga valve? Ito yung mga valve po, pag nasira yung mga valvula. Mga rheumatic heart disease na yan. Ito mga valve po. Pag may mga valve, mitral valve, tricuspid valve, pulmonic valve. Pag may sira na dito sa valvula, at baka magbuo yung ano, misa minibigan ng pampalab na. So basically, ito yung mga gamot na binibigay sa puso para hindi magkaroon ng heart attack. Okay? So, ang tanong kanina, Doc, mag-comment ka, meron akong cardiomegaly. Okay, cardiomegaly ang tanong. Ibig sabihin ng cardiomegaly, lumalaki ang puso. Tinitingnan ko yung comments nyo dito. Oo. Lumalaki yung puso. So, pag sinabihan kayong cardiomegaly, tatanong ko lagi, depende kung ano yung pinang-test. Pag sinabi ECG lang, medyo duda ako. ECG kasi hindi naman 100% accurate. Pag sinabi X-ray na cardiomegaly, hindi din ako masyado hot kasi yung X-ray, minsan okay, minsan di okay. Diba? Pero pag sinabi 2D echo, may cardiomegaly sa 2D echo, yun. Mas sure tayo talagang may cardiomegaly na lumalaki yung sa puso. Okay? Tingnan ko yung mga comments dito. Yan. Dali lang ah. Gusto ko mabasa to. Ito. Na open heart surgery ako, Doc, sa valvular rheumatic heart disease. Congratulations. Mabuti nagpa-opera ka. Ang daming kababayan natin may rheumatic heart sa heart center. Dami nakapila siguro, baka ilan libo. Naoperahan ka, malaking tulong pag naoperahan ka sa rheumatic heart disease. Okay daw pakiramdam niya. Maayos po. Okay, tinitingnan ko yung comments lang dito sa side. So, palakas lang. Meron naman mga gamot binibigay. Malaking tulong yan pag naoperahan po kayo, I think. Tatagal naman yung valve na matagal. Eh. Tsaka at least gaganda yung sintomas kung meron kang manas dati, mawawala na yung manas mo. So, malaking tulong po yun. Okay? Ito, actually ito maraming questions nakita ko. Eh. Mitral valve stenosis. Okay, ito yung mitral valve. Hindi pinapakita dito eh. Banda rito yung mitral valve. Dito po. Okay. So, mitral valve stenosis, very common, rheumatic heart disease. Bakit nagkaka-rheumatic heart disease sa mga Pilipino? Ang dami dahil sa tonsils. Marami nagkakaroon ng tonsils nung bata. Kailangan binibigyan ng antibiotics.
Basta nagka-tonsils ang bata, bigyan nyo ng antibiotics, pa-check kayo sa doktor at least 7 to 10 days. Kasi pag hindi ginamot, lumilipat sa puso. Oo, lumilipat sa puso. Ayan, oh. So ito, 2D echo po, effective. Na open heart surgery na ako. Napalitan yung valve, double valve. Aortic tsaka mitral valve. Okay po. Okay. Ngayon, ginawa ko rin itong video para sa mga takot mag-opera. Pag rheumatic heart disease kasi talaga, normally, marami inooperahan eh, unless very mild. Nakakatakot pa operahan? May risk ba operahan? May risk. Ang risk naman, yung doctor niyo magsasabi. Usually, sasabi nila, baka may 2% risk o baka 5% risk. Depende, 2 to 5%. O baka 1% risk kung magagaling na ngayon yung mga experience sa operation. Pero, oo nga, pwede tayo magka-complicate. Pwede may mangyari habang inooperahan, 2%. Kaya lang, malaki naman chance mo, 98%. Pag gumaling ka, eh at least hindi nahirap yung puso mo. Diba? Masahaba ang buhay. Diba? So, kailangan din. Okay? Doc, na angioplasty ako, nagiinom ako ng Coumadin 2.5 milligrams. Tama yan. Okay, na angioplasty. So, ibig sabihin, binuka na to. Binigyan siya ng doktor ng warfarin, Coumadin, pampalabnaw. Sine-check yung protime. So, yung mga uminom ng Coumadin, ang payo ko lang, pareho lang ang dami ng gulay na kakainin. Kung everyday, 2 cups of salad ka, 2 cups of gulay, ganun lang. Huwag yung isang araw walang gulay. Isang araw, 6 na tasang gulay. Kasi yung gulay, pampalapot eh. Hindi masama yung gulay. Kaya lang, itong ang may bara sa puso, gusto nila malabnaw. Gusto very malabnaw yung puso. Yung hindi nagbubuo, hindi nagdidikit. Eh, gulay may vitamin K eh. Pero sa normal na tao, kain kayo maraming gulay. Okay lang. So, pwede maggulay, sakto lang ang dami. Para ma-adjust yung dosis. Kaya nga ako, ang gusto ko yung pagkain natin, laging pareho lang eh. Alam ko, corny ako, pero laging pareho lang. Mamaya, ang pagkain ko, ang palaya lang, bangus, laging ang palaya, bangus, patola, bangus, puro ganun lang, paulit-ulit lang. Di bali, boring, sanay naman yung tiyan ko, sanay yung katawan mo, hindi nagugulo. Okay? Hindi nagugulo. Isa pa pala, meron ako mga tips pala sa inyo, mga ganda. May dagdag payo pa ako ah, bukod dito na very important. Home remedy. Pag kayo may sakit sa puso. Ito, libre to. Okay? So, oras na may atake, whatever. Atakehin ng stroke, atakehin ng bara. Relax lang. Kung pipilit ko, meron siyang congenital heart disease, yung kaibigan niya, namatay bigla. Oo. Minsan po, may ganun po. Sudden cardiac death. It's a topic. Bakit namamatay bigla? May sira yung puso. Kaya nga, maselan to eh. Kaya pinili ko cardiology. Cardiologist kasi dito lagi kami nagmamadali. Diba? Nakwento ko nga dati nung sa isang debate eh. Sabi ko, pag sakit sa puso, chinecheck, delikado ang heart attack. In 5 minutes, pwede. Actually, in 1 minute, pwede mamatay yung pasyente. Ganun kabilis mag-decide eh. So, stressful siya. Kaya dapat tama yung payo. Tama yung basa sa ECG. Tama yung gamot. Kaya hindi natin mapaperfect yung gamutan. Pero basta honest, nagdarasal, inaaral, malaking chance tumatama yung gamutan natin. Yan. Yan ang pinaka-stressful. So, relax lang. Kalma. Misa kasi yung stress ang nagpapalala. Lalo na yung mga may congenital heart disease, may rheumatic heart disease na ayaw magpa-opera, na talagang lumalala. Dapat relax lang kasi pag napagod kayo, alam niyo yan, di ba? Bawal masaya, bawal malungkot, bawal tumawa, bawal umiyak. Kasi nga may sira yung puso. Konting hirap lang siya, bumibigay siya. So relax, dahan-dahan lang ang galaw, huwag masyadong bigla-bigla. Cool place, gusto nang may sakit sa puso malamig. Huwag sa mainit. Pag sa mainit, parang nanghihina sila eh. Isa pa pala, small meals. Yung kain niya, konti-konti. Bawal mabusog. Lalo na yung heart failure, huwag kayong mabubusog. Kasi pag yung puso kasi kulang sa dugo, di ba? Mahina.
So ayaw mo i-stress yung katawan na ang dami mong kinain. Pag ang dami mong kinain, karamihan ng dugo pupunta sa tiyan, ay baka magkulang yung dugo sa puso, sasakit dibdib mo. Kumain ng marami, sumakit ang dibdib. Paano na-stress eh. Kumain ng marami, napunta yung dugo sa tiyan, nabawasan sa utak, kaya inaantok, di ba? So, konti-konti lang. Sa pa, pag kumakain yung mga may sakit sa puso, pati may mga chronic diseases, huwag kayo kumain ng mga high-risk foods. Anong high-risk foods? Yung mga hilaw. Hilaw, kilawin. Ako, medyo takot ako sa mga talaba. Unless sure na sure ka, talaba, tahong, tulya, hilaw. Baka machambahan tayo ng ano eh, ng acute gastroenteritis or mga food poisoning. Pag nachambahan ka na red tide o hilaw na kain mo, nagkabulate, nagka-amebiasis, tapos nagtae ng nagtae, doon na didisgrasya. Kaya takot ako lagi sa diarrhea. Oras na magtae, ay numagad tayo ng ano, Oresol. Oresol is oral rehydrating solution. Inom agad nun. Bawat dumi, palit agad. Hindi pwede ma-dehydrate. Pag bumagsak ang potassium, lagot tayo. Di ba? Dapat sakto. Isa pa, ito, makamagalit kayo sa payo ko, pero ako, ito, payo bilang cardiologist, bawas sa travel. Alam ko, gusto, sasabihin nyo, Dok, gusto ko mag-travel sa abroad o dito, maglakbay sa okay lang, kung malakas ka, bata ka, walang problema. Pero pag nag-travel ka, tapos meron ka ng sakit sa puso, mahina baga, medyo delikado. Nakakapagod sa abroad, hindi mo kilala yung tao, bago yung pagkain, di ba? Nai-stress ka, baka maipit ka doon, biglang may something, may issue. Dati nag-abroad kami, may sumabog ata sa train eh. May mga ganun ba na incident na madidelay ka, na hindi ka makauwi, di ba? Hindi mo masabi, kaya lalo na kung may sakit sa puso, maubos yung gamot mo. Di ba? Saan ka magpapacheck up? Ang hirap magpacheck up pag wala kang kakilala. So, ingat din talaga, planado yung travel. Bawas stress sa work, kung kayo may sakit sa puso matindi. Tapos yung exercise, pwede, pero yung lakad lang. Steady lang yung lakad na exercise. Okay, tapos yung exercise ko, hindi ako hot, hindi ko pinapayo yung mga high impact exercise. Marami na uuso sa kabataan ngayon. Alam niyo yung high impact, yung parang 5 minutes lang, high intensity, 5 minutes lang, tatakbuhin lahat. Ah, pambata lang yun. Gusto ko sa umaga, konting lakad-lakad, konting gardening, tanghali, tulog, konting pahinga, hapon, lakad na naman, spread mo lang yung exercise mo para hindi mapila yung muscle natin, di ba? So talagang baga sa kotse, inaandar mo pero dahan-dahan lang, swabe. Kasi pag binigla mo, baka ma-fracture tayo, baka ma-puwersa yung puso, di ba? Baka biglang tumaas ang blood pressure, di ba? Ma-stroke. And another home remedy na maganda, massage. Kung meron kayo, pwede kayong kakilala, kaibigan, mag-asawa, o ano, mag-self-massage kayo dito. Very important. Ang laki, ang self-massage or massage na kababa ng blood pressure. Yung talagang assurance, kalmado lang, nakaka-relax, mababawasan. Kasi lastly, mamaya pag-usapan ko high blood, it's another topic. Pag ang tao kasi biglang na high blood, let's say, normal blood pressure mo 110 lang, tapos bigla ka nag 180 over 100, pwede ma-stroke yun. Kasi hindi sanay yung ugat mo eh. Yung ugat mo, ganyan lang eh. Yung ugat natin sa utak, may certain pressure sa taas ng blood pressure to, mula sa puso, blood pressure is bomba nito, yung bomba ng puso. Pag malakas ang bomba niya, pag sumisirit ito, papunta to sa utak eh. Pag sumisirit itong malakas, ang blood pressure mo, 120, okay lang yan. Tama. Pag naging 190, ang lakas ng sirit ng blood pressure, 190 blood pressure or 200 blood pressure, biglang puputok sa utak, na-stroke. Pag na-stroke, mahirap na. Sabi ko, parang basong nabasag, eh, mahirap na. Pag nabasag na yung baso, di lalagyan mo ng glue. Hindi marupok na siya.
Doon nag-umpisa yung mga komplikasyon. Yung unang aksidente, unang stroke, yun po binabantayan natin. Kaya blood pressure control ito, relax, cool, dahan-dahan lang, huwag mainit ulo. Ha? Meron akong video kahapon, yung panic attack, bawas stress, isip lang ng maganda, dasal lang. Lahat ito nakakatulong sa sakit sa puso at ibang bagay. Okay? Saan po nakatulong to? Yes. Mga congenital heart disease, punta po tayo. Actually, yan talaga maganda. Congenital heart disease, sana maoperahan din sa probinsya, sa Visayas, sa Mindanao. Pero usually sa heart center, sa PGH, dito yan eh. O, kailangan meron tayong heart center sa bawat lugar para hindi nadadalin yung mga bata. Pero pag sinabi ng doktor nyo, ano po, kailangan operahan, kailangan maniniwala tayo. Mag second opinion, pag dalawa nang nagsabi na kailangan operahan, go na yon. Okay? Tapos lastly pala, sinabi ko sa inyo, di ba sinabi ko yung mga pangmatanda na may coronary heart disease, na barado, di ba? Sinabi ko pwedeng gamutan basta stable ang sakit at kaya po umakyat ng dalawang palapag. Meron palang good news yung sinasabi ko. Pag laging sumasakit ang dibdib at stable lang, nagagamot ka, ang nangyayari dito, nagkakaroon ng parang miracle. Oh, hindi to biro, hindi to fake. Miracle talaga siya. Magkakaroon ka ng collateral. Ito mga dulo-dulo. Let's say, barado to. Ito to. Let's say, minalas tayo, nabarahan to. Kunwari, pag nabarahan to, baka mamatay itong muscle. Diba? Nabara siya eh. Ang gagawin, ito, palagay natin nabara to. Oh, malapit na to mamatay. Ang mangyayari, dahil pa nag-exercise ka, nagkukulang to, sumasakit to, yung chest pain, siya magti-trigger sa mga ugat sa kabilang lugar, dito o baka dito sa dulo. Sasabihin nito sa ugat nito, uy, maghaba ka naman. Oo, tunay. Ito, naghahaba yan. Maglalabas siya ng maliliit na ugat. Meron mga maliliit na collateral, very small, na lalabas mula dito. Ito ang magliligtas dito. Ito ang magbubuhay pag ito nagbabara. So in short, kung kunwari EDSA to, kunwari EDSA to, nag-traffic yung EDSA, nabara. Nagbubukas yung mga maliliit na daanan sa tabi ng EDSA. May mga maliliit na C5, may SLEX, may mga maliliit na daanan. So yun ang magliligtas sa'yo. So kahit barado yung EDSA mo, basta bukas yung mga small streets, dadaloy, mabubuhay pa rin to. Yun ang collateral. Oh, may tao nagkaka-collateral. Kaya kahit hindi naoperahan, makita nila, oh, ang daming maliliit. Yun ang life-saving. Sino nagkaka-collateral? Parang lahi-lahi. May tao nagkaka-collateral. Siguro yung magaling magdasal, nagkaka-collateral. Hindi naoperahan, bumabawi ang ibang part. Sa utak, ganun din eh. Pag may nasira ito na stroke, babawi din yung iba. So, parang nagko-compensate yung katawan natin. Okay? Sana po nakatulong itong video. May idea tayo tungkol sa sakit sa puso. God bless po. Thank you.